In the Philippines, politics and showbiz are inextricably intertwined. Movie stars, singers, actors, celebrities, they have all successfully moved from stages and screens to the realm of politics. Throughout our electoral history, they have won national and local positions. And the recent spate of grand rallies and campaign sorties has proven that celebrities, with their popularity and charisma, have the capacity to gather crowds and perhaps move hearts and minds. But what does this say about Philippine politics and the maturity of our electorate? And how prevalent has the celebrity factor been in our electoral history? In this episode, we look into the glitz and glamour of Philippine politics, because celebrities turned politicians, celebrity-endorsed candidates, star-studded political rallies, Hindi Na Bago Yan. Hi, I am Lee Candelaria. I am Aaron Maliari. And I'm Vegal Porha. And this is Podcast, Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Sakto itong episode natin this week, no? Ito lang nakaraang mga linggo, nakita natin ang napakaraming mga grand rallies, campaign sorties, mga caravan, and the national election fever is indeed upon us. Pabonggahan, palakihan, pasayahan, pero pinakakapansin-pansin para sa akin yung patalbugan at padamihan ng artista, banda, celebrities na sumasayaw, kumakanta, at syempre nag-e-endorso ng mga kandidato. At hindi lang yan, pati yung mga kandidato mismo, kung hindi man talagang celebrity o artista, talagang astang celebrity na rin. Ano? I think this is probably the most star-studded elections in Philippine history. Tama ba ako? Kasi we have a former actor, Isko Moreno, and a world-renowned boxing star, Manny Pacquiao, na singer din at actor din, running for president. Tapos may comedian, perhaps former and current, who is running for VP, itong si Tito Soto, and a slew of popular names running for senator like Raffy Tulpo, Herbert Bautista, and syempre Robin Padilla. Tama ka nga, Vec, no? So ito na nga ang isa sa maybe pinakamaningning na eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. And perhaps hindi lang tayo ang nagtataka kung tatak nga ba talaga ito ng Philippine politics, kumbaga defining factor ng politika natin or not. To answer that, tingin ko, syempre hindi, ano? This isn't unique to us. Kasi this also happens in other countries. Diba nga, si Trump sa US was not just a businessman, he was also a celebrity. Tapos si Arnold Schwarzenegger, naging governor ng California. Tapos nga, itong recently, sumisikat, of course, because of bad reason, si Zelensky ng Ukraine, na dati ring aktor at komedyante. So, hindi na nga talaga ito pang Pilipinas. Pero interesante pa rin pag-usapan kung recent nga bang trend ito sa Pilipinas or not. Siyempre, ang sagot din ay hindi. Kaya nga may episode tayo about this. And to help us understand this phenomenon in our history, we talked to Michael Charleston Xiao Chua, masasabi natin isang celebrity in his own right. But first and foremost, a historian, to help us unpack this issue. Tinanong natin siya, ano nga ba itong celebrity factor sa politika ng Pilipinas? And does it really make a difference? Well, celebrity, not just showbiz, but as a celebrated figure, ay factor yon sa eleksyon. Kasi ang objective ng eleksyon sa Pilipinas ay para ka manalo. Diba? And dahil hindi naman tayo parliamentary na ang binoboto mo ay mga partido, nagiging factor ang name recall. And when you have a personality, you have a name recall. Paulit-ulit na naririnig yung pangalan mo. Pag dumating na yung halalan at may mga sample ballots na nabinigay sa'yo, kung sino syempre, marami doon hindi mo kilala eh. So kung mag-stand out doon, yung pinaka-familiar na mga pangalan. At factor siya. Pero kung sasabihin mo kung artista ka agad o celebrity agad ay mananalo ka, hindi yan necessary. It helps to have name recall and being a celebrity and being a sikat na artista. But especially in many times in our history, hindi siya automatic. So wag din natin iisipin na automatic yun. But it really helps. To a certain degree, I agree with Xiao when he said that it all boils down to name recall.
Lalo na dati, before the first automated elections in 2010, voters actually had to write down the names of the candidates on, you know, a physical ballot, 'di ba? Na talagang isusulat mo sulat kamay. Nakalimutan na siguro ng nakararami sa atin kasi ngayon shade na nga yung bilog na hugis itlog yung format natin. But before, when the voter sits down to vote, they can only write the names of those they remember, 'di ba? No? So, at sinong maalala nila? Siyempre, malaking bagay kapag celebrity ka. And Xiao actually noted that it's not just about being celebrities eh. Basta popular, basta sikat, enough to be remembered by the people. So kung nakabuo ka na ng pangalan sa politika, factor na rin yun for people to know you and to remember you. At isa pang interesanting nabanggit ni Xiao ay yung hindi assurance ang celebrity status to win elections. Naalala ko talaga si Pacquiao, no? When he first ran in 2007. He ran for as representative of South Cotabato, pero natalo siya. Hmm. And this was during the heydays of his career pa. He was, and still, is one of the greatest boxers of all time. Di ba nga, tumitigil ang mundo, ang Pilipinas, kapag may laban siya dati. Yet, he still lost his first elections. Although we can also say na maybe this is also an outlier, kasi maraming instances na unang takbo ng artista nanalo agad. Some of them start very small, like si Isko. Nagsimula yan, konsehal muna ng Maynila for several times. Tapos si Herbert Bautista, si Bistek, nagsimula muna siya bilang kabataang barangay, tapos naging konsehal sa QC. So that way, if they start small, they can ensure their electoral win. I think this also boils down to the fact na wala rin namang pumipigil for anyone to run for any position. After all, we are a democracy. Let's listen to Xiao about this. Well, una sa lahat, kailangan ding linawin na hindi naman komo ikaw ay artista, eh hindi ka pwede o hindi ka deserving na maglingkod. Kasi kaya nga tayo mayroong constitutional provisions na walang educational background na tinatanong. Kasi in a democratic country na supposedly dapat all-inclusive, kinoconsider mo lahat ng profession, hindi lang yung mga abogado. Dapat ang ideal, if you're a lawmaker, for example, or even if you're an executive, o mayor, governor, congressman, eh syempre maganda kung may kaalaman ka sa batas. Diba sina Mabini, yan ang sinasabi nila, kailangan may kaalaman ka sa batas. Apolinario Mabini nung first Philippine Republic pa natin. Pero dahil nga gusto natin na lahat ng klase ng tao, kahit yung barangay captain, na naging tricycle driver, o kung ano man ay makapaglingkod, tinatanggal natin yung mga class barriers na yan, no? O yung professional barriers. Kaya yung artista, of course, welcome. And ang nakikita natin dito, may mga artista na talagang umangat yung kanilang political career in a very nice way. So for example, isa na dyan, si Rogelio de la Rosa, 1930s, di ba? Siya yung mati ni Idol, gwapong-gwapo, magaling na artista. Na noong post-war, naging senador ng Republika at siya yung pinakauna na nakapasok doon sa Senado. Na eventually, mag-give way siya doon sa iba pang mga magiging mga senador. Dahil napasok siya eventually si Eddie Ilarde, si Ramon Revilla Sr., at yung anak niyang si Junior, si Tito Soto, diba? Si Jingoy Estrada, Lito Lapid, Freddy Webb, diba? Of course, Joseph Estrada, ay makakapasok. What does it say about our politics? Simple lang ano. Dahil sa name recall, ang nakakatawa ganito, yung mga politiko, abogado, yung mga supposedly mga ngampanya based on their intellect, pedigree, dahil galing sila sa mga magagaling na pamilya, pamilyang makapangyarihan, at dahil sa kanilang, yun, yung accomplishments, kailangan magpaka-showbiz. Yun yung nakakatawa doon eh, na imbis na yung artista ang sumusunod sa mga politiko at nagpapaka-presidential, yung ibang politiko, sila yung parang kailangan magpaka-showbiz. O tingnan mo yung, syempre nandyan yung ano, no? Hinahangaan naman nating abogado na si Harry Roque. Diba? Feeling ko hindi naman niya kailangang magsasayaw, diba? Pero bakit kailangan niyang maging sex bomb dancer? Hindi ko siya pinagtatawanan, diba? But it says something about how people view politics in the Philippines. Ay, hindi lang siya intellectual joust. Isa siyang piyesta, isa siyang noontime show, isa siyang entertainment na rolled into one. Yan ang politika sa Pilipinas.
At yung politika sa Pilipinas ay ganyan dahil nga kailangan ng boto ng butang. Ang daming natuhog na usapin ni Xiao doon, no? Una, yung point niya about the reality na in a democracy, wala naman talagang constraints for anyone, artista man, negosyante, manggagawa, o kahit sino pa man, kung gusto niyang tumakbo for a position. Ikalawa, there have been very good politicians who came from a celebrity background. At syempre, ikatlo, kapag eleksyon, kahit nga hindi mga artista, nagpapaka-showbiz. Sumasayaw, kumakanta, di ba? Lo and behold, Harry Roque, dancing and bouncing upon us, di ba? And Xiao says, there's nothing wrong with this naman if it does not stop with the singing and dancing. Like, halimbawa, si Risa Ontiveros, singer din naman talaga siya when she was younger. But we know that she has platforms. Kailangan may plataforma. Kailangan may certain element ng entertainment, ng drama, to pique the interest of the people. May entertainment factor talaga because you need to draw a crowd. And then after that, maybe, when they're entertained, they can listen to what you have to offer. This is what Xiao has to say about this. Let's face this. Yes, there is entertainment value, but that doesn't mean na yung tao ay bobo. Meron din siyang dahilan kung bakit siya naghahalal ng mga artista. Dahil may nakita silang nagawa na noon. But also, i-factor in din natin yan, yung frustration. Kasi, teka lang, bago yan. Joseph Estrada. Look at Joseph Estrada. Hindi naman siya nahalal lang na presidente dahil artista siya. You know that he had a very long record in local government. At totoo naman, napaganda niya ang San Juan. Yan ang pinagmumulan niyan. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay nahalal na artista, tinitingnan din yung track record mo. Halimbawa, itong si Congressman Alfred Vargas. Kumbaga, may mga nakikita sila, very visible sila. Sina Yul Servo, halimbawa, very visible sila sa districts nila. Kaya rin sila nahahalal. And then, of course, the frustration. Alam natin na may mga abogado, may mga senador na parang akala natin mga kagalang-galang. Akala natin ang tatayog ng kanilang talino. Pero binigo nila tayo at ninakawan nila tayo. Nangurakot sila ng todo-todo. Of course, Marcos is one of them. Diba sa lahat ng presidential o presidential, sa lahat ng pangulo natin, si President Marcos yun. But of course, he was such a big disappointment noon. Ngayon, of course, people are revising history. But big disappointment siya. So, yan, nakadagdag lahat yan. May mga pinuno ng armed forces. Parang, ay, nangurakot din sila. So, anong nangyari? Ekonomista, parang, ay, nangurakot din. Mga profesor pa. So, ay, nangurakot din. So, anong gagawin natin? Ditingnan natin itong mga showbiz personalities and not just showbiz personalities, itong mga basketball player, iba pang profesyon na nakikita natin visible, boksingero. Pag nakita mo rin, very sincere na mga tao, sasabihin lang naman ng iba, yung mga tatalino, ninakawan tayo eh. Dito tayo sa may puso. So, doon na papasok yung puso card. Na siya'y may puso. No, sa mga maliliit, nakakaintindi siya ng mga fans niya, nakakaintindi ng mga nag-admirers niya, naggaling din siya sa ilalim ng ating lipunan. So, all of these things will factor in. Although, sabi nga natin, yung entertainment factor is important in the campaign. Kailangan ding tingnan na may nakikita yung tao sa'yo. But also, pag hindi ka na nag-perform, yari ka ngayon sa tao. May mga tao na bagamat napaka-popular, noong nakita nila na he was such a big disappointment, buong pamilya inubos, hindi talaga hinalal. Of course, it doesn't mean that they cannot have a comeback. They can always have a comeback. Diba? But for once, nakita natin yan sa mga Estrada. Mayor si Joseph Estrada, maraming na-disappoint sa kanya. Nadamay pati yung kanyang may anak siyang tumatakbo, si Jerica, di ba? Nadamay lahat yun. Pati si na JB, si Jingoy, nadamay lahat. Yun din yung lesson. I mean, siguro matanda na rin si President Estrada noon, kaya talagang hindi rin masyadong nagustuhan ng tao yung kanyang, not because she's matanda, but of course, it affects, nakaka-apekto lahat. Ako, ang key takeaway ko from that excerpt from Xiao is that our voters are discerning. Hindi porke artista, panalo na. Hindi porke sikat, panalo na. Kaya naiinis ako sa idea ng bobotante na parabang hindi nag-iisip ang mga karaniwang tao ang mga mahihirap kapag eleksyon. At yun din ang punto ni Xiao.
He even gave examples of popular candidates winning sometimes, losing sometimes, like the Estradas. But it is undeniable that, you know, of course, artistas or celebrities in general have an advantage. Hindi na nila kailangang magpakilala kasi to an extent, kilala na sila. And the celebrity persona of candidates could serve as source of support from the people. Ang tawag dito ng historian na si Patricio Abinales sa kanyang librong State and Society in the Philippines ay movie star millenarianism o yung kapasidad ng mga artista tulad ni Erap at ni FPJ noong 2004 na magkaroon ng strong lower class following from their original institutional base in the movie industry. And truly, of course, this is an advantage. May binanggit si Xiao kaugnay nito, yung mga action stars at kung paano ang tingin sa kanila ay mga bayani. So it kind of translates into votes. Pakinggan natin ito. Kung maalala mo, yung sinulat ni Seyo Salazar, Prospero Cubao at Agustin Soto no, na monograph tungkol sa pelikulang bakbakan. Ang tingin sa action star ay isang bayani. Ang action star, ang pelikula, ay pagpapatuloy ng konsepto ng bayani ng epiko. Yung elemento ng bayani ng epiko, halimbawa na matayog ang tindig, matapang, pero dahil bayani siya, ang puso niya ay nasa bayan. Naiintindihan siya ng bayan, naiintindihan niya ang bayan, kasama niya ang bayan. Kapag ka mayroong masama, ano gagawin ng bayani ng epiko? Haharapin niya yon, pupuksain niya yon. Maghihirap din siya, pwede siyang mahirapan, pwede rin siyang mamatay, pero pwede siyang mabuhay na maguli. So may struggle yung heroic arc, no? Na may istorya na hindi smooth ang buhay ng bayani, puno yan ng struggle, pero babangon siya at in the end siya yung mananalo. Yan ang pattern ng typical Pinoy action film. So ang bagong epiko ay ang pelikula. Ang bagong bayani ay ang action star. So, yan, ang pinaka-nag-embody talaga dyan. Sino? Fernando Po Jr., Joseph Estrada, Ramon Revilla Sr. Of course, eventually, si Bong Revilla. Talagang ano, makikita mo na yung, halimbawa, yung mga Eseng ng Tundo, ang Panday ni Fernando Po, halimbawa, di ba? Yung si, halimbawa, yan, si Joseph Estrada, Aso Salonga, yung mga ano ba anti-US bases pa yan sa kuko ng agila, di ba? Maraming pelikula si Erap eh. At syempre yan si Nardong Putik, no? Na Robin Hood, no? Nagnanakaw para ibigay sa bayan, di ba? Parang you know the story, right? Anting-anting na bayani ng epiko, di ba? May anting-anting, ganun din si Nardong Putik, si Ramon Revilla, of course si Lito Lapid, Leon Guerrero. All of these things nakasandig ang pag-asa ng bayan sa bayani, sapagkat ang bayani ang nagbibigay ng buhay, ginhawa at dangal sa bayan. Diba? At nangyari naman sa Ukraine ito, so hindi naman natin pwedeng sabihin hindi nangyayari sa ibang bansa at sa atin lang. Nakasandig din yung pag-asa ng bayan doon sa mga tinitingala niya. At nakikita yung puso at sinseridad niya. And in all fairness, no, I did not, well of course I cannot vote yet when Erap became president. But at first I did not like him. Pero nung naging pangulo na siya and I heard his inaugural, I fell for the guy. Nakita ko na he's a sincere guy, you know. Of course, with many personal flaws. Yun lang, of course, ang talagang nakapagpabagsak kay Erap. Pero the guy is sincere. Alam mo na gusto niya talagang gumawa ng something great. Kasama, of course, sa communication dyan, yung packaging ng pananalita, yung choosing of the words that gives upliftment to the people. Bahagi yan ng pagiging leader. So, parang hindi mo rin masabi na walang elemento ng pagiging leader yung artista kasi as an actor who can play the part, alam niya kung paano yung verbal communications, verbal cues, yung mga body language, yung pagtingin sa mata. Master niya yan eh. So, talagang makukuha niya yung affect ng tao. And totoo yun, those who have waged campaigns na ginagamit lang yung cerebral, alam natin they became fantastic failures. Diba? Kasi you can have all the great ideas in the world, but if the people do not understand you, if the people do not understand you, cannot relate to you, if they will not support you because they can relate to you, then it would be useless. Kaya doon yung bentahe ng isang artista. Na kung magaling kang artista at nakuha mo ang bayan,
at ginalingan mo pa ang paninilbihan sa bayan, talagang super na yon. Of course, that doesn't always happen. Something about actors specifically make them ideal candidates. Nabanggit ni Xiao yan, ano? Kasi, syempre, pag artista ka, if you're an actor, you know how to communicate, you know how to look sincere, and maybe non-showbiz politicians can learn something from those with a showbiz background, especially yung mga actors. Kasi, it's all about communication din naman talaga, lal na pag panahon ng kampanya, kahit na for national or for local post. And it's not just about the glitz and glamour of showbiz that makes candidates viable. Isa yan sa mga halagang punto ni Xiao. This is what he has to say about this. Una sa mga kandidato muna, huwag din kayong pakampante na maganda jingle nyo, mananalo kayo. Diba? Kasi kahit kantahin namin yung jingle nyo, kakantahin lang namin yan. Diba? Pero sa balota, belat mo. Diba? Nangyari yan kay Villar, diba? Nakaligo ka na sa dagat ng basura, kinakanta namin yan. Pichay, itanim sa Senado. It's the best. That's one of the best ditty that was ever imagined. Pero hindi pa rin siya nanalo. So, ang kailangan sabayan talaga ng ano eh, yung, of course, yung track record. Kung artista ka at gusto mo talaga maglingkod sa bayan, simulan mo kahit hindi ka pa artista. Diba? Nakita natin yan kay Rico Yan. Of course, gusto maging pangulo ni Rico Yan, pero hindi na natuloy dahil namatay nga siya. No? Of course, I can see potential in Ding Dong Dantes, pero hindi pa rin siya talaga tumatakbo, diba? Pero you see, na talagang may ginagawa din si Ding Dong Dantes. Ang nakikita ko lang dito, of course, idol natin yung mga... Ako, bumili ba ako kay Willie Revillame? Pangulong Duterte mismo ang nagsabi sa kanya, gusto kong maging kasama ka sa Senado. Pero si Willie Revillame mismo nagsabi, di ba? Parang nag-Dolphy. Si Dolphy kasi gumawa ng statement na gano'n noon eh. Kasi pinapatakbo din siya eh. Sabi ni Dolphy, madali lang ako manalo. Ang tanong, pag nandoon na ako, ano ang gagawin ko? Alam niya yung limitation niya. So kung hindi mo kaya yung stamina, yung dedication, yung hard work, sobrang hard work. Alam ko ang mga artista, hard worker naman talaga. Pero sobrang hard work of being with people and serving the people, you better reconsider. Isip mo mananalo ka lang. At una, hindi dapat gawing negosyo ang politika. Yan ang nakakalungkot kasi ginagawang negosyo ng marami. Nabanggit ni Xiao yung isang nakakainis na issue about showbiz and politics kasi ginagawang negosyo ang politika. Although this is not exclusive to showbiz personalities, kahit hindi celebrity, may mga politikong ang tingin sa politika ay opportunity to amass wealth and influence. Pero sa showbiz kasi, maaaring isipin yung pagpasok sa politika as a, you know, sort of a fallback kasi 'di ba kapag nalaos ka na, saan ka na babaling? Paano kung wala kang ipon? But if you can capitalize on your stardom and conquer politics, magkakaroon ka na ngayon ng ibang income stream. Pangit pakinggan nun, pero diba, totoo naman minsan yun na nagkakaroon ka ng ibang income stream. Siyempre, sometimes, unfortunately, through corruption. Babalik naman tayo ngayon sa isang batayang usapin sa politika sa Pilipinas, diba? True, kasi hindi naman talaga dapat economically viable ang politika. Alam natin yan, bilang mga naging kawani ng pamahalaan, ang liit ng sweldo sa government, ha? Hindi ka talaga naman ayaman talaga dapat. So itong si Marcos na yumaman sa pagiging government official, alam natin talagang naging kurakot yan. But for politicians, it's not just about stealing money from the public coffers, eh. It's also about the influence that they could capitalize on. Kasi nga, entrenched ang korupsyon sa pamahalaan natin. I think we can say that to some extent, artistas are in the best position to game Philippine politics. Kasi they make great candidates eh. And if their motives for politics are not sincere, talagang it could really mean disaster for the country. Disaster na nasaksihan na nga natin. Oh. So we ask Xiao, ano bang maipapayo natin sa mga tagapakinig natin sa darating na eleksyon tungkol sa celebrity factor in Philippine politics? Sa mga botante, ako nagtitiwala naman ako sa pasyan ng bayan. Yan ang tinuro ni Seyo Salazar sa akin. So naiintindihan ko minsan, kahit hindi ako agree, dun sa kanilang mga choices. Pero alam ko na tinitingnan din ng bayan dyan na beyond the flash of lights and the name recall, which is important, big factor,
alam ko naman na tumitingin din yung tao, naghahanap din ng plataforma. Minsan, kahit hindi natin alam totally yung meaning ng plataforma, naghahanap tayo ng words na concretizes that is beyond unity. Maraming tao na yung nagkakaisip na ano ang gagawin na, ng kandidato. Naririnig ba natin sila? May mga ganun nang nag-iisip, nakikita ko. No? So, all of these things. And of course, titignan mo rin na kung may nagawa na. Kasi marami tayong kandidato na may nagawa na. Ipagpapatuloy na lang. Na subok na natin na dahil sa matagal na panahon siya'y nagtabaho, alam natin magtatrabaho pang lalo kapag ka nabigyan ng pagkakataon. So yan ang alam ko na kinukonsideran ng bayan, although naiintindihan ko rin na talagang minsan just to keep us happy, kailangan talagang may entertainment, may fiesta. Because Philippine elections are a blockbuster hit na kompleto sa lahat ng rekado. May piyesta, may sayawan, may kumaatikabong aksyon. Kung saan kailangan ang bida ay hindi dapat yung politiko. Ang bida dapat at ang bayani ay ang tao. At yun dapat ang pinagsisilbihan ng mga aktor, ng mga politiko na ito ay ang tao. Tayo yun. Tayong makapangyarihan sa eleksyon dapat. Beyond the fanfare, the entertainment, the flashing lights, tayo ang mga botante ang magde-decide. That is so true. Sabi nga ni Xiao, we must look beyond celebrities and personalities. Let's look at the credibility, the track record, and then let's decide. So maraming salamat kay Professor Xiao Chua, the public historian. Nagtuturo rin sa De La Salle University at sa University of the Philippines, College of Mass Communication. Sundan niyo daw ang kanyang YouTube channel for more contents on Philippine history. So maraming salamat sa kanyang pagpaunlak para sa episode na to. Mahaba pa yung interview natin kay Xiao at very interesting, marami pa siyang mga magagandang insights. So if you're interested to listen to the full interview, you may head over to our website, that's podcast.org. And we have barely scratched the surface of the many issues we tackle here in podcast, kaya naman ipagpatuloy natin ang usapan sa social media. Visit our social media pages. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and lo and behold, LinkedIn. Yes, and for more podcast episodes, you know where to find us. We are on Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, and even YouTube. Pakinggan nyo din yung special miniseries namin na History Primer na lumalabas tuwing linggo this entire March and April. So samahan nyo ulit kami next week sa susunod na episode. For now, thanks for listening. Stay safe and have a good day.